White. Dami. Braveheart. Titanic. Jerry Maguire. Favorite song ko is from Stevie Wonder. Lately. Stevie Wonder and Just the Way You Are by Billy Joel. Tinolang Manok and Iniyaw na Liempo. Kamusta naman kaya ang ating young heartthrob growing up? Nung bata ako, typical na bata. Yun, sa school, magulo. Di ko naman sasabihin bibong-bibo. Tahimik po ako ever since nung bata ako. Performance ko sa school, okay naman. Hindi naman sasabihin kung magaling na magaling, pero nakakapasa. Kasi nga po napunta agad ako sa pagkanta. So, parang nawala yung focus ko sa pag-aaral. Pero, nabibigyan ko naman ng time. Hi, Gerald. Alam mo, gustong-gusto ko talaga yung boses mo. Pwede ko bang malaman kung kailan ka unang-unang natutong kumanta? Mahilig po kasi magkantahan yung mga parents ko dati. Habang naririnig ko, ginagaya ko na sila. Tapos, by 7 years old, kumakanta ako sa school sa mga programs. Hindi pa alam ng parents ko na kumakanta ako sa mga programs. Natatandaan ko pa nung bata ako pagka may kantang malungkot, talagang maharap ako sa salamin. Tapos, mag-i-emote-emote na ako niya, umiiyak-iyak. Yun. Sobrang fan ako ni Gary V. Yung mga songs niya talagang, pati yung style niya, ginagaya ko pa eh. Pero wala talaga. Pati, lalo na yung pagsaya, hindi ko talagang magaya. Hi, Je. Aside from Gary B, pwede ko bang malaman kung sino pa yung mga ibang idols mo na singers? Kasi nung bata ako, babae yung boses ko eh. So, siyempre, si Miss Regine Velasquez. Yun. Kinakanta ko yung mga songs niya. Tapos, nung lumaki na yung boses ko, nung nagbinata na ako, yan na si Gary V. Yan, si Martin Rivera and Ogiel Cassid. Tapos, si Michael Jackson. Yan, isa yun sa mga, yung mga kanta niya, yung mga una kong mga natutunang kanta. Gerald, aside from singing, ano po ba yung mga hilig mong gawin or mga ginagawa mo pag may free time ka? Ang isa sa mga hilig ko din is yung pagdodrawing. Kasi dati may text pa, di ba, ng mga Dragon Ball Z, ng mga Ghost Fighter. Yung pinapadrawing nila sa akin. Natatandaan ko pa ata to the point na binebenta ko pa sa kanila for 5 pesos, 3 pesos. Maabilidad pala kahit bata pa ang ating bidang si Gerald. Bagay na nakatulong din ng malaki sa kanyang pamilya. Nang nooy tamaan ng karamdaman ang kanyang ina. Naoperahan po siya na medyo malaking halaga po. Talagang to the point na kapos na kapos po talaga kami. Ang naging tulong ko po doon yung sa pagsali ko sa amateur singing contests. Actually, mga 50 plus contests ang nasalihan ko. Talagang dumadayo pa kami sa Laguna, sa Bulacan, sa... Talagang lumalaghari pa kami ng mga amateur singing contests. May panalo, may talo. Pero happy po ako kahit paano nakatulong po ako, diba? Malaking parte na talaga ng buhay ni Gerald ang mga singing contests. Kaya't di nakakagulat na ito rin ang naging daan niya upang makamit ang kanyang pangarap. Nung Pinoy Pop, wala po ko in-expect nun. Basta ang nasa isip ko lang nun, kumanta ako. Ibigay ko yung best ko parate, galingan ko, yun. Kaya dun sa, kung makikita niyo yung sa Grand Finals, talagang nung pag-announce na Gerald Santos, talagang tumingin lang ako sa taas. Sabi ko, salamat, natupad yung pangarap ko. Ano kaya ang masasabi ni Gerald sa mga fans niyang nananatiling sumusuporta sa kanya kahit ano pa man ang kanyang mapagdaanan? Siyempre, unang-una, nai-inspire ako sa kanila para lalo ko pang galingan sa, dito sa ginagawa ko. Message ko kay Gerald, sana lagi ka lang ganyan, yung naaabot ka namin. And sana wag ka magbabago, pagpatuloy mo yung ginagawa mo kasi, diba, yung mga pangarap mo, kaya mo yung abutin kasi magaling ka naman. And, I love you. ano ba yung bigla lang siyang tatawa? Ayun, bigla lang siyang tumatawa. Madalas yung gawin niyo. Parang hindi naman gawain yun talaga ng artist, pero siya nagagawa niyang tumawag sa amin. Kahit marami siyang stage. Lalo na nung birthday niya. Kasi hindi niya telephone number yung lumalabas sa cellphone. Kung sino to? Bigla niyang sinabi, Gerald Santos. Ay, matay ako. Labas ako kasi baka may chatty kami. Sa akin, maraming salamat, syempre, na kahit ano nangyari, kahit ano nang mangyari, nandyan kayo. And sana pagpatuloy niyo pa yung pagsuporta niyo. Magandang role model si Gerald kasi, ayun, tumutulong siya sa family niya, siya ang breadwinner,
kahit na busy-busy siya sa career niya, nag-aaral pa rin siya, home study siya. Naging magandang huwaran siya para sa aming mga kabataan. Sana lahat ng kabataan ganun, tulad niya. Ang motto ko in life is, ngayon, ang motto ko, you can't put a good man down. In the end, kapag nagpe-perform na ako sa harapan ng tao, kapag nakakita na ako na sumisigaw ng mga fans, yan, nababalitaan ko yung mga fans ko na marami talaga sumusuporta, di nila ako iiwan, talagang wala eh. Ano agad eh. Lusaw agad yung duda ko sa sarili ko. I believe po na kapag ka may talent ka, and may passion ka sa ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, talagang magsasucceed ka. Talentado na sa pagkanta, talentado pa sa pakikitungo sa fans. Yan ang sikreto ni Gerald kung bakit tuloy-tuloy ang kanyang pagsikat. Sa amin pong pagbabalik, ang 7 Hall of Famers na maglalaban-laban para sa titulong The Ultimate Talentado. Maghaharap na pagbabalik ang kwentong talentado. Kung may kunting ka ba, dahil siyempre lahat ay magagaling ang mga kalaban. Excited akong makapunta dito at makita yung mga ibang Hall of Famers. Kasi para sa akin, hindi competition eh. Parang gusto ko lang silang ma-meet at makita yung mga kapwa talentado. Super excited, nakabado. Hindi ako nakatulog kagabi. Kasi kakaisip kung anong mangyayari ngayon, kung pagdating ba dito, mape-pressure ba ako. Kasi iniisip ko makikita ko na yung mga nag-Hall of Fame. Narito na, mga talentadong sumubok, nagtagumpay, at ngayon may pagkakataong mahirang na The First Ultimate Talentado. Ladies and gentlemen, talentadong Pinoy 7 Hall of Famers. Sa unang pagkakataon, nagkakilanlanan lahat ng Hall of Famers ng talentadong Pinoy. Pinatawag silang lahat para formal na sabihan na maghanda para sa nalalapit na pagtatanghal ng Philippines' First Ultimate Talentado. Ngayon lang nakumpleto ang lahat ng talentado Hall of Famers at dito rin lubusang ipinaliwanag sa kanila kung ano ang mangyayari sa nalalapit na pagtatanghal nila. Inayos pa namin yung venue, but it's gonna be live. Sari-saring emosyon ang bumalot sa Hall of Famers. Kung may kunting ka ba, dahil siyempre lahat ay magagaling ang mga kalaban. Excited akong makapunta dito at makita yung mga ibang Hall of Famers. Kasi para sa akin, hindi competition eh. Parang gusto ko lang silang ma-meet at makita yung mga kapwa talentado. Hindi to competition? Hindi. Rusty. Gusto ko lang nakita yung tribal dances. Super excited, nakabado. Hindi ako nakatulog kagabi. Kasi kakaisip kung anong mangyayari ngayon, kung pagdating ba dito, mape-pressure ba ako. Kasi iniisip ko makikita ko na yung mga nag-Hall of Fame. Dati, aalis ako para mag-audition lang. Ngayon, aalis ako para mag-VTR, mag-photoshoot. Yeah. Napabilib na nila tayo sa pagiging Hall of Famer nila. Pero ngayon, maghaharap-harap na sila para magkaalaman na kung sino talaga ang ultimate talentado sa kanila. Eh ano naman ang masasabi nila ngayong nakilala na nila ang ibang kapwa talentado? Friendly naman po lahat, tsaka para kaming parang excited lang namin makita yung isa't isa. Parang nasa starstruck kami sa isa't isa. Pare-pare yung okay silang makisama. Sana po, ito, kita-kita na po kami. Siguro, baka naman pagbigyan kami na dahil ako'y bata, tsaka si Yoyo 3.